UK, hapon pa. So magandang hapon. Yung ibang panig ng mundo ay umaga. So magandang umaga. Pero lahat-lahatin ko na, magandang araw po mga kababayan. Ito po ang inyong lingkod, Kabayan Rico, dito po sa Dubai. At labis akong natutuwa at may nakapansin pala sa katabaan ko, si King. Kaya in-invite niya ako ngayon sa araw na ito. Yes, Kuya Rico. Sabi ko nga sa iyo, walang Pilipino na hindi makapansin sa iyo. Hindi ang katabaan ang napansin ko sa iyo, Kuya, kundi ang kabaitan mo, ang brilliant heart mo, ang brilliant mind mo. Yan ang napansin ko. And that's the reason why ikaw po ang Kuya Rico ng UAE. Isa lang talaga ang pasalamatan kung ano man yung narating ko ngayon. Utang ko ito lahat sa parents ko. Yung mother ko kasi dating school principal. Yung father ko naman, very disciplinarian kasi dati siyang USAFE, yung United States Armed Forces of the Far East. Kaya yung ganong disiplina, ako, lahat nasubukan ko na. Yung dalawang training, yung training ng parents ko, nasubukan ko na. Yung mother ko na, very strict as well. Kaya kung ano man ang narating ko, dahil yon sa parents ko. At pangalawa, yung training ko na nakuha ko sa Boy Scout of the Philippines. Yun. Kaya ako, proud talaga ako, Boy Scout by heart, even with my age now. Okay, no? So at least na-mention mo yung Boy Scout, Kuya. I'm also a proud Boy Scout, Kuya, dahil before ako nag-graduate, Kuya, ng elementary, Kuya, when way back 1996, Kuya, ako po ang tinanghal na top one Boy Scout awardee ng buong Pilipinas. Yan. Sa panahon pa yun ni Jejo Marvina, yun yung chairman ng Boy Scout. Ay, maraming natutulungan so, yung Boy Scouting. Yes, alam mo yung mentor ko? The mentor ko sa Boy Scouting, Agusan Council ako eh. Ang mentor ko is the present governor of Agusan del Norte, si Dale Corbera. Siya talaga yung tumutok sa akin. I learn a lot from him. Kaya yun, I'm proud to be mentored by the present governor of Agusan del Norte. Yes, totoo yan. Ang mentor ko naman na Kuya Rico, dahil napag-usapan natin yan, ano ang connection ng Boy Scout, it's because of leadership. Mm. So, hindi siguro ako nagawad din ng isa sa mga OFW na talagang naging model dito, kung hindi dahil sa Boy Scout. And the same, masaya ako dahil si Kuya Rico, yun din pala ang isa sa kanyang foundation or naging mentor sa kanyang buhay, kung bakit ganun siya ka-successful sa kanyang buhay at ganun kalaki ang puso niya sa pagtulong. Dahil ang Boy Scout kasi, it's about helping others. Mm. It's about sharing what you have to others. So, it's all about other people, ang purpose ng Boy Scout, Kuya Rico. So, before that, mapag-usapan ang lahat. Gusto kong magsimula agad tayo sa unang katanungan dahil sino ba si Rico Mundiar? Sabi sa mga comments, bakit famous siya and bakit sobrang mataas ang tingin mo sa kanya, Sir King, or sabi ng iba, Dr. King? Ang sagot ko naman sa kanila, panuuri nyo na lang ang live at tingnan nyo na lang kung sino siya. Dahil namamamimigay siya ng ginto ngayon. Dahil, alam mo naman, maraming ginto dito sa UAE. Pinakamura dito ang ginto sa buong Middle East. Actually, pag sinabing anong unang panahon na pumunta ka ng UAE or Saudi Arabia, ang alam nila ginto, pabili ng ginto. So ngayon, mamimigay ng ginto na for free si Kuya Rico. And Kuya Rico, ikaw, ito ang una kong tanong is, paano ka napansin ng ating mga OFW and also sa social media na talagang tinitingala ka na isang leader dito ng OFW sa Middle East? And sabihin ko, OFW ng buong mundo dahil
meron ka pong andaming programa mo sa iyong YouTube and also sa iyong sa iyong platform from Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday ang programa ni Kuya Rico. So I want you to share these things, Kuya, and paano makakuha ng ginto na yan, Kuya, yung tinatawag kong gintong libro na yan. So God bless, Kuya, and good luck sa iyong pagpapakilala sa ating mga judges na nasa likod na nakikinig po, Kuya Rico. Kuya Rico Mondiar or Kabayan Rico Mondiar ng Dubai, United Arab Emirates. Ako, I'd like to start first by thanking from the bottom of my heart kung sino man yung nag-nominate sa akin as part of this prestigious award. Ako ay dating broadcaster ng Pilipinas. I was the assistant vice president of Quest Broadcasting bago ako naging OFW. So I started Killer BFM. Ito yung FM station outside Manila ng Quest Broadcasting. So if you are from Manila, I'm sure you are familiar with 89.9 Magic, yung WTM. Yung isang FM naman, yung Meloside, is Melotats 94.7. So outside Manila, I started Killer Bee back in 1992. So umpisa ako by creating Killer Bee in Cebu, tapos nag-expand kami Cagayan de Oro, Bacolod, Jensan, Davao, Butuan, at saka the only Killer Bee FM outside Visayas and Mindanao, yung sa Lucena. So every 3 months nagta-travel ako. Nag-file ako ng early retirement way back in 2002 kasi yung mga anak ko lumalaki na eh. Alam mo naman yung minsan pag nasa province ka, yung okay lang yung mga broadcast executive from Manila kasi malaki yung sahod. But if you are based in the provinces, merong tinatawag na disparity as far as the wages are concerned. Kaya nag-file ako ng early retirement. Gusto kong pumunta ng States kasi tatlong beses akong pumunta ng States because I attended the NAB, yung broadcast convention. Ang problema kasi is yung release ng funds, nag-iba. So yung option ko, desperate measure, nag-apply ako ng employment doon sa Saipan, yung tinatawag na Commonwealth of Northern Marianas, which is only 3 hours from the Philippines. So ang bakante niyang during that time, yung disc jockey ng club, doon kasi sa Pilipinas, before I landed as the vice president, nag-spin din ako ng mga clubs. So yung exposure ko, radio and clubbing. Kaya nung dumating ako doon sa Kuan, sa Manila, we were 23. Ako yung nakuha among the colleagues during the interview kasi ang advantage ko kasi I can organize events and I can talk, I can act as the MC. Ang karamihan kasi doon during that time, yung karamihan sa mga disco DJs, they're only competent on spinning but not on talking. So ako yung nakuha. So I worked there in Saipan. I work as the resident DJ of the biggest discotheque, which is GIG. And at the same time, I organize events. So, doble yung trabaho ko. Ang problema kasi, in 2008, nagkaroon ng recession sa Saipan. So, 5 years ko, yung unang stint ko as an OFW, 5 years sa Saipan. So, napilitan akong umalis doon because yung sahod nga, cut in half. So, meron akong kaibigan dito, si Joshua, working with Dubai Eye, a radio station back there and here before. Ang problema kasi pagdating ko dito, hindi ko alam na recession din pala. No? So, nahirapan ako. Believe it or not, Jer, I exited 7 times dito sa Dubai. No? Kaya, nagtaka ako, siguro ikaw magtataka ka, bakit hindi ka ba nakakuha agad ng trabaho? Bakit 7 times ka nang exit? Believe it or not, I had a hard time even with the qualifications that I had. I had a hard time kasi ang sabi nila, wala kang UAE experience. Pero during that time, yung mga babae, andali nilang makahanap ng trabaho. Pero pag lalaki, pinahirapan nila yung mga lalaki during that time. Kaya exit ako ng exit. Mahirap yun kasi every 30 days you have to exit.
Buti na lang, merong mga kaibigan akong tinutulungan din ako. So, I work part-time sa The Filipino Expat Magazine. So, I'd like to thank Joshua for really supporting me during my hard time dito sa Dubai. Ang ginawa ko, kasi wala pa akong trabaho, nag-organize na lang ako ng events, Jem. So, because I need to send money to my kids. No, lima yung anak ko during that time, they were still in their college days. Ngayon, tapos na sila lahat. No, so, ang ginawa ko, nag-organize ako ng mga events, mga singing competitions, no? Para lang meron akong may padala. At the same time, yung mga kaibigan ko, they're supporting me with regards to giving the prizes. Nagkaroon ng ship yung buhay ko kasi I met one person na safety manager dito. So sabi niya sa akin, halos every 2 months, nag-organize ako ng singing competition. Kasi yun lang ang alam ko. Events kasi yung one ko, forte ko. Sabi niya, Rico, tatlong beses muna akong hiningi ng 500 na price. No? Bako, if I were you, enroll in the safety course. Sabi niya sa akin, no, you enroll para maging maiba naman yung takbo ng buhay mo. Ang during that time, ang singilan nila because they conducted the classroom pero nakarehistro yun sa New York, yung Central State University of New York. Although it's an online class, but they were teaching it on a classroom dito sa Dubai. So sabi niya sa akin, bigyan kita ng pabor. Ang gagawin mo na lang tuwing may graduation kami, mag-MC ka, no? Instead na 5,000 yung babayaran mo, 1,000 na lang, no? Pero you have to attend the class. Eh, sabi ko, desperate measure eh. So, just for curiosity, nag-attend talaga ako ng 3 meetings. Doon pa ang klase nila sa Philippine Consulate during that time. Ang problema kasi, Jem, eh, broadcasting tayo eh. Events, yung kwa natin, yung upbringing. Kaya hindi ko maintindihan yung mga confined space, mga scaffolding, excavation. Kaya after 3 meetings, hindi na ako pumasok. Nung next time na nag-graduation na sila, merong nagtao doon na nagwan, nagbigay ng testimony na dati lang siyang nagre-repair ng mobile phones sa Karama dito sa Dubai. So, he took the course seriously. Nanghiram pa nga siya ng 5,000 sa sister niya para lang pang-enroll. After 3 months, natanggap siya ng isang British company yung sahod niya, 8,000. Sabi ko sa sarili ko, kung kaya niya, kayahin ko. Kasi kung tutusin, when it comes to yung communication aspect, no, eh, hindi naman tayo mabibitin. So, ang ginawa ko, I attended the classroom again. I took it seriously. I memorized every safety terms by heart. And after 3 months, I landed a job in Abu Dhabi as a safety consultant of North American. And yung unang sahod ko, 8,000. No? Kaya sabi ko, ito na pala. But the problem in the field of safety, you have to be very competitive. Dapat mag-attend ka ng maraming courses. Kaya from NIBOS, IOS, OSHA, ang dami mong ma-attend ng course. Ang problema, yung kapirahan ko is I have to send it to my kids back there in the Philippines. Plus yung arkilapan ng bahay. So I cannot afford to pay the courses. So ang ginawa ko, nag-organize ako ng mga events events ng safety officer. So nag-organize ako ng safety industry night 1. Tapos ang sponsor ko, isang training center. So in exchange, humingi ako ng mga courses na libre. So dumating ako from safety industry night 1 hanggang 7. So ang dami ko ng mga courses na atin, libre yon. Kaya there, I rose from the ranks and I became a safety training manager. Ngayon, doon ako, because while working in safety, tumutulong pa rin ako sa safety as a commercial ng Filipino Expat Magazine. Doon ako na-discovery kasi yung client nila na day-to-day, nagpapagawa ng TV commercial. So, sinabi ng si Lizelle, yung kaibigan ko, yung may-ari ng Expat Magazine na, can you make a television script? Sabi ko, sure, oo, akong gagawa. Eh, ang problema, yung talent nila hindi sumipot during the time. So,
tanong nila sa akin, can you deliver it? So, tayo ang gumawa. At saka sanay ako kasi back there in the Philippines, I used to work with DMA 7 sa Cebu. Yung manager ko si Chris Samiapa. So, exposed ako doon sa commercial production. So, I started with one commercial hanggang dumating na lang ng 5 years. Ako na yung regular face ng day-to-day. Kaya, nakikita yung pagmumukha ko doon sa, kilala ako sa Qatar, Bahrain, Saudi Arabia, Kuwait, lahat ng mga merong marireach ng TFC channel. So, kilalang kilala ako. So, when I hosted an event in Qatar, especially during the concert of Sara, kilalang kilala ako ng mga Filipino community. Even when I attended a safety convention in Saudi, kilalang kilala ako. Now, nakikilala ako ng mga Filipino, aside from appearing on television, nakikilala ako mga tao kasi ako yung nag-AMC pag merong, there are two events here in Dubai. Yung Bayanihan at saka Independence Day. So palagi ako yung nag-AMC. And aside from hosting, naging content ako, committee head ng promotions, committee head ng sponsorship. So expose ako. At saka pag merong mga concert, ako yung nag-AMC din. 3 years ago, nakita ko kasi ito yung time na nag-umpisa yung kataasan ng social media. So, nakita ko sa ako na why not I take advantage of what I have? Kasi nakikita ko yung mga nagba-vlog dito na although they can deliver, pero iba talaga yung delivery if meron kang broadcast experience. No? Eh, kahit hindi na lang yung modulation, pero how you deliver reporting at the same time, yung mga pag narrate mo, iba. So, sabi ko, gusto kong i-combine ko yung kakayahan ko as a broadcaster at saka yung sa TV. So, I founded Tatak Pinoy Loud and Proud 3 years ago. At the start, yung binigyan namin ng exposure is we promoted Filipino-owned businesses like restaurants, salons, travel agencies. We did it for free. Ang ginawa lang namin is pinapaboost lang namin doon sa may-ari yung Facebook interview para to reach out to more people. So, nag-umpisa yun ng mga just 3 programs. And now, on its 3rd year, meron na akong mga iba-ibang program sa Tatak Pinoy Loud and Proud. I'd like to share with you na araw, isa lang, sa isang linggo na lang ako na bakante kasi meron akong mga segment catering to the OFWs. Meron akong rare breed. Ito yung special segment na pinifeature ko yung mga talented Filipinos not only here in Dubai but other countries as well. Meron din akong segment na Out of Town with Kabayan Rico wherein I featured OFWs in other countries. So I already featured OFWs from Australia, New Zealand, Canada, Bahrain, and Qatar. Meron din akong segment na Your Voice Matters na pinakinggan ko yung mga pulso ng mga OFWs na yung last episode namin, we tackled on human trafficking. And every Friday, meron akong segment na tinatawag na KKK na Karunungan at Kaalaman sa Kaunlaran wherein I invited mga educators and even authors from the Philippines na they will deliver a 30-minute program to inspire OFWs. Meron din akong Tatak Pinoy Community Bulletin na I covered live activities here in Dubai. Meron din akong Affair of the Heart na para akong si Dr. Love na nagbibigay ng advice sa love problem. Meron din akong Alam Niyo Ba na segment na nagbibigay ng mga tips on how to succeed para sa mga OFW. So yun ang laman ng Tatak Pinoy. Back in 2017, ako yung nairang na new media personality ng The Filipino Times. And Ilustrado Magazine also included me as one of the most influential Filipinos in the Gulf in 2017 and 2018. Kaya doon ako nakikilala ng mga Pilipino dito. Grabe. Yes, Kuya Dima, ikaw ang susunod na magtanong dahil masasabi mong grabe, hindi pa lang yan. Ano pa lang yan? 10% pa lang yan.
Okay, kay Jemar, it's your turn to ask question to our Filipino Pinoy celebrity of United Arab Emirates. Ayan, marami sa parang ayokong tawagin yung sarili ko na celebrity. Ako, public servant ang gusto ko. Hindi kasi kapag celebrity kasi, yan kasi nakikita namin sa mga television, magazine. So, ganun yun eh. So, bakit ayaw mong tawagin kung celebrity? Eh, nandun ka, nakikita ka. In short, humble ka. Hindi, iba kasi yung connotation ko ng celebrity. Para karamihan kasi pag celebrity, you are putting yourself higher than other people. So, para sa akin is, I want to be part of the group. I want to be part of the community. Kaya sabi ko, parang public servant ang gusto ko. Kumbaga parang naging famous ka para maging ehemplo ng mga kapwa natin OFW. Kuya Rico Mondiar, ngayon ko lang nalaman yung mga pinagdaanan mo. No? Ang sarap pakinggan dahil sabi ko, matatawag ko, na yung mga pinagdaanan ko rin ay mas malayo sa mga pinagdaanan mo. I think marami rin ako napulot ngayon sa mga pinagsasabi mo dahil ikaw nga, ang dami mong napagsubukan, OFW from the local radio station, napunta ka sa ibang bansa, Saipan. Ang dami, parehas nga din tayo, naging club DJ din tayo at naging radio DJ din tayo sa Bangis FM na nakapag-provide nga tayo ng mga concert sa Pilipinas. Nakuha natin ng mga libre ang servisyo ng mga artist. So para magbigay. At ako rin ay katulad mo na nagbibigay ng mga love problem sa aking sa aking programa sa radyo na TLS, True Love Stories, na kung saan yun yung mga nabibigyan natin ng mga advice ay mga kapwa natin OFW na iniiwan ng mga asawa, na naglolok ang mga asawa, ano yung mga dapat nilang gawin. Yun yung mga naibibigay na. Ngayon, Kuya Rico Mondiar, ito yung matatawag natin na dapat kang mabigyan ng award bilang isang bayaning Pilipino 2020 ngayong araw ng Heroes Day. Dahil sa from scratch hanggang sa ngayon naging success ka, na dapat ikaw ang maging ehemplo ng mga Pilipino at yung especially mga OFW na marami kang pinagdaanan sa buhay na huwag tayong susuko. So para sa akin, Kuya Rico, is malaking bagay yung nagawa mo para sa ating mga ka-OFW at maging sa mga susunod pa magiging OFW. Kaya karapatan mo na matawag ka at mahirang ka, ma-nominee ka dito sa Pace PH bilang isang bayaning Pilipino awardee. Talagang para sa iyo yung nominado na to. At ano naman po ang kasalukuyan na pinagkakaabalahan nyo ngayon sa kabilahon ng mga pagiging famous ninyo? As siyempre, marami ho kayong pinagagawa dahil famous nga kayo as a celebrities or whatever na kung anong gusto nyong tawagin. Ano pa po yung iba aside sa kasalukuyan nyo ng ginagawa? Ano po pa yung maisi-share nyo sa... Meron kasi akong wina-work out na second book ko, Jem. Ito pala yung unang libro ko. I'd like to share it with you. The 12 Habits of Highly Successful OFWs. Ito yung sinabi ni, binanggit ni King kanina. Ito yung handog ko para sa mga OFW. In fact, namimigay ako ng libreng PDF copy ng libro, Jem. Yung PDF, libre. So, doon sa website ko, sinabi ko talaga na all they have to do is just to send me a message and I will send them a copy of the book, the PDF copy of the book. Kasi importante talaga ito na in my long stint as an OFW, 5 years in Saipan at saka dito 11 years in the United Arab Emirates, dito ko nakikita na bakit may mga OFW na yumaman. Naging nagkaroon ng transformation from being an employee to becoming an employer. From an OFW to becoming an entrepreneur. Doon ko na-realize na habits lang talaga ang pagkakaiba. It's sad to say, but this is the bitter reality na kaya tayo umalis sa ating bansa dahil may sakit tayo eh. Nagkaroon tayo ng sakit na tinatawag natin na AIDS. AIDS. Ano ba yung AIDS?
yun ang tinatawag ko na acute income deficiency situation, no? Tagalogin natin para mas ma-feel. AIDS pa rin ang income di sapat, no? Kaya umalis tayo, no? We made a big sacrifice of leaving our families behind para lang dumating dito. Pero ang tanong, nung dumating tayo dito, na-solve ba yung problem? Wala. Hindi na-solve kasi pagdating dito, nagkaroon tayo ng panibagong sakit. Ang sakit dito, nagkaroon tayo ng amnesia. No? Oh, kasi nalimutan na natin yung deep why natin eh. Ano ba yung tunay na layunin kung bakit umalis tayo? Yung baon nating mga pangarap, nalimutan na eh kasi pagdating dito, nagkaroon tayo ng lifestyle change. No? So, nalimutan na natin dahil yung problema nga eh, we fail to separate between our needs and wants. Kaya yung habits talaga na, sinulat ko yung 12 habits, Jem, ikaw kanina nung nag-usap tayo, believe ako sa'yo kasi may pananalig ka sa Diyos, no? Which is habit 1 ng libro ko, no? Kaya isa kang pogi, no? Ang tawag ko tayo pogi, P-O-G-I, presence of God inside. Kaya meron kang deep inside you, ayan, marami ka pang mararating dahil you are guided, you are in the right path. Yun ang first habit ko, no? Establish strong relationship with God. Ang second is live a life by design. Kasi kung walang design yung buhay ng isang OFW, aabot tayo ng 15 years, 20 years, 25 years na kakanta pa rin tayo sa song ni Tom Jones na My Elusive Dreams. Yun. Mahirap yun, di ba? No. Kung millennials ka, ang kakantahin mo is kung yung Johnny H. Jazz na kung yung Shattered Dreams. No? Kasi wala eh. Kasi kung may disenyo yung buhay natin, may timeline tayo kung ilang years tayo dito sa ibang bansa. Meron tayong iniisip na dapat iwasan ko ang mga bagay na ito para marating ko yung, na-visualize ko yung end result. Sabi nga ni Stephen Covey, begin with the end in mind. How do you see yourself 5 years from now? 10 years from now? Eh kung mayroon kang na-visualize mo na yung gusto mong life, plus may timeline ka, you will succeed. Eh buti pa nga yung bahay may design, di ba? Nag-hire pa tayo ng architect sa bahay natin, pero yung life natin, karamihan, we live a life by default, hindi yung live by, a life by design. Habit number 3, yung practice self-belief. Dapat may paniwala tayo sa sarili natin. Habit number 4, practice patience and persistence. Habit number 5, practice time management. Habit number 6, maintain focus. Yun, medyo hahabain tayo eh. But I'd like to send you a copy of my book, Jer, you can also share it with the rest. Ngayon, ang gusto ko talaga is, gusto ko itong matulungan yung mga OFWs. Kaya nga, during doon sa pagtakbo ni President Duterte, I created 3 campaign videos. Yun, may file talaga ako, naging viral yung dalawa. No? I contacted OFWs from New Zealand, OFWs from Australia, Canada, the States, different countries. No? I requested them to make a video campaigning for President Duterte. At I compile it here. No? So we share it to the OFWs because I strongly believe that the president is the only solution for us to solve the crisis in the Philippines. 3 years ago, nanotice ko kasi na merong tinatawag na Presidential Bayani Awardee. No? Na sa isang lugar, meron lang isang nahirang na hero, no? Na awarded by the president. So naisip ko, ang daming mga OFWs na nagsakripisyo in the name of community service. Why not recognize them? So 3 years ago, ang president ng Filipino community dito during the term of awardee ito ng president, si Sister Wafa, Dr. Wafa Kasime. So siya yung president. So I suggested na, Doc, why don't we create
an award for OFWs. So, during her term, inumpisahan namin yung Dakilang Bayani Awardee dito sa United. Sa Dubai lang. Dubai and Northern Emirates. Pero during that time, marami kasi 17 nominees and awardees kasi bawat field meron. No? Halimbawa, engineering, yung medical, yung sa kasambahay meron, driver meron, marketing meron. Sa, kaya during that time, marami. And the following day, yung iba na naman ang nagwan during Josie, my partner with Tatak Pinoy and Jason. So they trimmed down to 5. So lima na lang, no? Which is very competitive kasi the one monitoring it and initiating the project, yung tinatawag dito na Power of 5 na magagaling na mga doktor, na their doctor of education, multi-awarded doctors, na sila yung namamahala ng Bayani Award, Awardee, na limang pa na lang in every year, lima na lang. Pero I'm happy because I started it all na na-recognize yung mga bayani na mga OFWs na tumutulong din. They actually made a sacrifice. Imagine, instead of resting, gumagawa ka ng mga bagay for the good and for the benefit of OFWs here. Kaya yun, ang nagawa ko rin aside from the normal blogging that I am doing. And then pinublish ko nga yung libro at I'm now making my second book. Yes, Kuya Rico, no? So I am very happy na na-share mo itong gintong libro ang tawag ko dahil ito isa ko sa nakatanggap nitong libro na to and nakita ko talaga na it's a very very important siya na marami kang matutunan kung iyong isabuhay itong libro na to dahil personal to na experience ng isang tao na talagang nagsimula sa from down up to up or from simpleng tao until nag-success siya. So proven and tested sa buhay niya itong libro na to. Then I would say this is also a God-centered book dahil inuna agad ang pagbigay ng karangalan sa ating Panginoon. So my second question sa iyo, Kuya Rico. Alam mo naman na si Kuya Rico dito sa UAE, pag minsan nakikita nga kita noon na nasa mga malls, so doon mo talaga makita na si Kuya Rico noon, I would say 3 years or 4 years ago, doon na mga selfie. Siya dito ang kahit saang mall pupunta yan, pinagkagagulukan yan dito sa UAE. So, masaya ako Kuya Rico dahil nakasama ka ngayon sa mga makabagong bayani na ating ninominate ngayon or tinanghal ng ating grupo. And it is our privilege na makilala ka at dakila ka at saya naming mga leaders na OFW around the globe na yung buhay mo po ay ni-share mo sa amin na nagbigay ng encouragement sa amin. But my second question is that I want to know the challenges of Kuya Rico before siya umabot niyan sa rurok ng inyong tagumpay. I know na ang mga anak mo ay successful na and we want to know yung mga sacrifices mo and your services sa Pilipinas naman ngayon, Kuya Rico. Meron din akong mga tinutulungan doon sa Pilipinas na mga tao. Pero I just don't want to mention the specific activities. Kasi I'd like to keep it concealed as a secret. Kasi ang tendency niyan kasi, no, para bang nagmamayabang tayo. Kahit nga dito, I'm just surprised kasi nung si Conjen nagkaroon ng
awardee ng dakilang ina, nagpapasalamat sa akin yung isa sa mga kuan, yung mga nominees doon, kasi tinulungan ko siya daw, kasi may sakit siya eh, tinulungan ko siya 3 years ago. Eh, pagtutulong kasi tayo, hindi naman natin iniisip na kung sino ba yung natulungan natin, no? Although ang dami na nating natulungan because of Tatak Pinoy na minsan during yung last year meron namang mga, 'di ba, may amnesty na kinakailangan ng pamasahe. So meron tayong mga, ako ay parang ko na lang ako ay instrumento na lang ako para lalapit tayo sa ibang taong tutulong tapos ibigay natin doon sa mga nangangailangan. So yun ang advantage ko because of the image that I have. At saka ang ganda kasi is pag meron akong ginagawa is halimbawa yung kapirahan diretso doon sa mga sa recipient. In fact, every year meron kaming sa Puloa, this is our 5th year yung sa December na we started with 95 lang na OFW. Last year umabot yun ng mga almost 300 na. Na meron tayong mga kaibigan na namimigay ng pera. So, ang ginawa namin because yung mga awards natin sa Polo Owa ay walang mga pera yon doon eh, no? So, although libre yung pagkain at tirahan nila doon, pero they need money. So, ang ginawa ko, may mga friends ako na namimigay. So, nagra-raffle kami, no? On a yearly basis every December, nagra-raffle kami doon na yung last time umabot kami ng siguro mga umabot kami ng almost 20,000 na pinamimigay. So makikita mo yung mukha ng mga awards natin na umiyak, nagpapasalamat. Yung iba may sakit kaya binigyan nila automatic, oh ito 1,000 dirhams. Eh, kasi yun lang naman ang maibahagi natin na natulong. Ang mga challenges lang kasi is now, although as much as possible we would like to help. Ngayon lang ang nangyari kasi is lahat apektado tayo, no? Kaya hindi lahat na mga friends natin makakatulong dahil sila mismo apektado, like 50% na lang yung sahod, yung iba is nawalan talaga. So they're forced to leave the country momentarily kasi yung rental ng bahay. Kaya ang ginawa ko naman, especially ang biggest challenge that we are facing now, lalo na yung mga may magandang loob, is we cannot really show it, especially on social media, na kailangan natin ng tulong, no? Because of yung regulation ng government, no? Kasi hindi ka naman pwede na mag-post na, oh, may isang tao na nangangailangan kasi mayayari tayo niyan, no? May policy kasi dito when it comes to donation, no? Kaya hindi natin magawa yon. So, we can only help those people sa panalang secretly, hindi na natin pwedeng i-post yun, pero I have many friends na until now na tumatawag sa akin na sino ba ang taong tutulungan natin, no? So ang ginawa ko is merong mga grupo, mga organizations dito na tinawagan ko na doon mamimigay kami ng mga food ayuda for 50 people, 30 people. So I'm happy that we have some friends who are willing to share. Kaya nga yung last habit ng book ko is pay it forward. Yun ang last habit ng libro ko. Na which is kuan, yun ang nagpakita na bayanihan spirit nating mga Pilipino dito sa ibang bansa. Yun. Yes, Kuya Jemar, ikaw ang susunod na magtanong, then after sa yung tanong, ito na po ang pangkahulihang tanong. Itong closing message para sa atin. Okay, meron pala ako nakalimutan. Jer, bago si Jamar, may nakalimutan pala ako. I am volunteering. I am willing to travel anywhere in the world to deliver the lecture about the 12 habits for free. Basta meron lang libreng transportation at tirahan. I am willing to travel to deliver and to conduct the seminar of the book for free. So sasagot muna ako dyan doon, no? So that's good, Kuya, at least na open up mo siya, and siguro I will see how
hindi lang ako ang matas nitong libro na to na tinatawag kong ang Golden Book. And I want it, siguro I will see how ka ang mga requirements or paano ka makapunta sa London, sa ating, dahil yun yung London na team natin, silang pinakamalakas na team natin dito sa People's Alliance Brooklyn Election. And also itong Italy and Germany. So yan yung pupunta rin natin, kuya. Maganda na ni-mention mo yan. And we'll see how. Hindi natin alam kung anong plano ng Diyos, bakit ka napunta dito at na-nominate ka nga ng grupo namin. So yan yung ang magandang isa sa mensahe natin ngayon. So Kuya Jemar, please. Ayan, maraming salamat sa pag-recognize, Kuya King. Para tayo nasa Congress lang, no? maraming salamat. Kasi natutuwa ako, no, sa mga nanonood po sa atin live. Natutuwa po ako habang kausap po at pinapakinggan natin itong si Kuya Rico Mondihar. Marami po tayong nalalaman at nakakadagdag po sa ating mga knowledge. So it means, hindi lang po basta ito interview about po sa awarding. Ito ho ay very informative na magkaka-interest ang lahat ng mga nanonood dito, even na pwede ninyong i-share. Kasi ho, very informative yung kanyang pinagagawa sa buhay na mapupulot natin eh. Ibig sabihin, madaling salita nga ho, from scratch to success. Kasi dumaan siya sa matinding pagsubok eh. Parang ano ba nangyayari sa kanya? Diba? So hanggang sa naging successful siya, sinagot po ng Panginoon Diyos. Ito po masasabi ko, Kuya Rico, no? Bilang isa po sa nakilala na po ngayon, ano ba po ang gusto ninyong gawin? At ano pa yung maitutulong ninyo sa ating mga kababayan kahit na hindi po sa OFW na pwede pong magbigay kayo ng inspiration na magawa ho nila para makatulong ho. Kasi ang ginagawa ho natin ngayon sa pamamagitan ng PhPH, yung pagbabago na makakuha tayo at gusto natin lahat na umangat. Ano ho yung inyong maisasuggest sa ating mga kababayan bilang kayo ho ay nakarating na dyan? Ano pa ho yung pwede ninyong maitulong sa kanila sa inyong golden book na sinasabi? Yun nga po. Maraming salamat. Iisa lang talaga ang nakita ko na pwede kong i-contribute. Lahat kasi sa atin dito, okay lang kung galing sa Pilipinas, meron ka ng contract to work in other countries. Pero kung halimbawa makipagsapalaran ka lang, mag-umpisa tayo ng visit visa or tourist visa, no? Ang gusto ko kasi na meron sanang module na masali doon sa kan, doon sa pre-departure, no? Kasi ngayon sinali na nila yung financial literacy, pero pag isali itong module ng book, this will guide every Filipino na aalis sa ibang bansa, na pagdating nila doon, meron na silang guidance, no? Kasi ang nangyayari, kasi ito, I'd like to cite an example. For a visit visa, Jer, pagdating dito sa United Arab Emirates or even in other countries, ang mangyayari niyan, bed space ka, no? Bed space. Kasi, pwede na, hindi pa na pwede na isang room ka, no? Kasi, kaya nga, umalis ka eh kasi walang pera, no? Pagdating diyan dito, anong makikita niya sa mga kasamahan niya? Ang sapatos Nike, ang mobile phone Samsung, iPhone or yung pinaka kuan bago ngayon, no? So itong tandaan natin, pag magkatrabaho yan, ang unang bibilhin niyan ay kung ano yung makikita niya nakasama doon sa loob ng kwarto. Kasi yung tinatawag natin na sense of belongingness, di ba? Para bang ako na ata ang pinakakawawa dito sa room pag wala akong iPhone, no? Ang problema nga eh, ang iniisip, dapat yung kung guided ka doon pag alis mo pa lang, magkaroon ka ng delayed gratification pag nandito ka na sa ibang bansa. Hindi yung instant gratification. Kasi pag dito, instant gratification, urge na eh. Bibili ako ng iPhone, no? Mas inuna pa ang iPhone kaysa ipon.
Kaya yun ang pagkakaiba, 'di ba? Kaya kung pag-alis pa lang doon sa Pilipinas na kasali na doon sa PIDOS, no? Pag mag-deliver ka ng PIDOS na mayroong video doon na halimbawa 1 hour video. I can do a 1 hour video, no? Na itong content ng book ko, I can deliver it in 1 hour sa isang video. Bago alis, palabas muna para magising sila, no? Yun ang maganda sana. Kasi pag ang nangyari kasi dito, pag nasa puso natin na dapat pala delayed gratification para makapag-ipon tayo, no? Yun nga eh. Ito, I'd like to share with you, Jim, na ito lang, OFWs are guilty with two things, no? Oversending at saka overspending. Yun lang talaga, no? Kasi hindi lang tayo dapat OFW ang mag-attend ng financial literacy, even our families back home. Kasi sila yung tumatanggap ng pera. Ang nangyari nga eh, sila mismo doon sa Pilipinas, mayroong lifestyle change. Kasi ito, a good example is, nung nasa Pilipinas pa tayo, pag mayroong nag-birthday sa bahay, nagluluto tayo, di ba? Nagluluto tayo. Doon sa likod ng bahay, nagluluto tayo. Mag-inasal ka dyan, magsugba ka ng isda. Pero ngayong nasa Dubai na yung mama, nasa Dubai na yung papa, mag-birthday, wala na. Catering services. Kung hindi sa restaurant, sa hotel na mag-birthday. Lifestyle change. Yun ang problema, no? Kaya, yes, it's true yan. Totoo yan, Kuya Rico, no? Na ngayon, ang masasabi ko lang, Kuya Rico, dahil yan pala ang pinapangarap mo, Kuya. Ako mismo ang susuporta sa'yo, Kuya. Magkakatotoo yan. Ngayon, isa yan. Kung yan ang trophy na ibibigay ko ngayon sa'yo. Maging totoo yan, and I will do my best na kausapin natin si Kakdak or kausapin natin ang Omwa, kausapin natin or kahit ang would say ang Kongreso na magkaroon ng sponsorship para sa plano na yan. Para kay dahil minsan kasi pag pupunta tayo sa mga departamento na yan, ang hirap pasukin sila dahil minsan may mga sariling interest. Pero kung gusto nilang idaan natin sa batas, then let's do it. So andito ngayon si Kuya Jimar, andito ang People's Alliance for Clean Election, andyan si Kuya Glenn Chong, and kasama ka nga. Then gawin natin yung isa sa project, and kaya ko yan na i-push yan sa ating grupo, itong People's Alliance for Clean Election, para maging programa yan, the same nitong ginagawa ko na Global Inang Bayan Bayani Award. Approved na yan, Kuya, sa akin, and I will endorse that one sa board, Kuya, ng organisasyon. Pag magkatotoo yan, marami tayong matutulungan na buhay. We can transform our lives. Kaya nga ito eh, OFW. In reality, this is a bit of reality. Tinatawag tayo ng OFW. Overworked, financially weak. Di ba? OFW. Pero by reading this book and by practicing the 12 habits, we will be transformed to another OFW, which is Outstanding Filipino Winner. Yon ang magagawa ng libro. Ano, Kuya King, magkaroon ako ng golden book na yan. Ay! In less than 5 minutes, you will have a PDF copy. ang galing naman! Alam mo, kaya Kuya King, ano, kaya ako naitanong kasi yon, yung tanong ko kay Kuya Rico kanina, talagang yun ang nagiging problema natin eh. Porkit na andito na tayo sa ibang bansa, marami talaga nagbabago eh. Tama nga yun. Kaya nga naitanong kay Kuya Rico Mundihar, ano pa yung mga pwede niyang gawin? Kasi nga, bilang pagtulong niya sa mga OFW at mga kababayan natin, alam ko may gusto pa siyang sabihin eh. Kaya nabuti na i-broadcast niya yung sinasabi niya. At least ngayon, pwede nating ma-proposal yan, maging proposal. Diba? Ako, gusto ko sana magkaroon ng part ng isang committee ng OFW doon sa Kongreso na magde-deliver ng mga training sa mga OFWs anywhere in the world. No, na from goal setting, time management, personal development na ipakita natin na ba na kasi pag ang kuno talaga is the changing of the mindset. Yun lang naman talaga, no. If you can change the mindset of OFWs, rest assured na we will have
less OFWs going home, but we will have more entrepreneurs going home. I agree with that. I agree with that, Kuya. So, kailangan nga natin ng maraming representante dyan sa Kongreso. Dahil meron namang tinatawag natin na mga party list na ginagamit ang OFW at hindi naman sumisigaw ngayon. Kaya ngayon, it's a lesson sa mga OFW na bumuto nun dahil ini-epalampala tayo. Power lang pala ang kailangan niya. Pero sa totoong buhay, walang nagawa talaga para sa mga OFW. At alam nyo yan kung sino yan siya. So at least, it's a wake-up call din kay Kuya Rico. Sabi ko nga, ang sagot ko din Kuya Rico doon, kung magkakaroon man ng ganyan na kailangan tayo ng marami pang representante para mas the more, mas marami ang nasa posisyon natin sa OFW na maglahad nga nitong mga pangangailangan ng mga OFW. Then we will do it. That is the reason why there is a People's Alliance Brooklyn election. There is a hybrid election system. And ito programa nga natin. Then gagawa tayo ng maraming programa, Kuya, na ikakabubuti ng ating sambayan sa Pilipinas through sa OFW. And idagdag ko doon sa sinasabi mo, Kuya. Pag once ang OFW, Kuya, na magsisave sila, and maraming OFW nga, sabi mo nga mag-abroad, konti ang uuwi or pag-uwi na sila, maging entrepreneur na sila. Ang isa sa additional ko doon, Kuya, is that kung once ang isang OFW empowered siya dyan literacy program ng itong financial education na binibigay nga natin, kung if ever i-add up natin yan sa program nito, mas ang pera na ipapadala sa Pilipinas, Kuya, mas malaki, Kuya. Mas tataas ang kontribusyon ng OFW dahil marami kang savings eh. Hindi mapunta yung pera mo sa country kung saan ka, hindi ka nabibili ng phone. Masaya ka na sa buong 5 taon na isang phone lang ang bibiliin mo. Dahil ako, Kuya, sabihin ko sa iyo, Kuya, may isang phone ako, Kuya, na 6 years na. May isang phone ako na 7 years. Hindi ako nagpapalit ng cellphone kahit medyo may pera ako. Hindi ako nagpapalit, hindi ako naghahabol ng cellphone. For example, iPhone 9 ako ngayon, sabihin na ng mga iPhone 10, iPhone 11, 12, 13, 14, hindi ako ganun kabagastos. Kaya kung about sa cellphone, hindi nakakapera sa akin ang teknolohiya, lalo dito sa UAE. Tulad sa laptop, bibili ako one time ng laptop na sobrang mahal. I would say, yan ang sample ko sa mga OFW. 3 years ago, Kuya, itong laptop na to binili ko 6,400 dirhams. Pero ang tanong ko, hindi ako nagpapalit ng laptop until hindi to masira, hindi ako magpapalit. So ganun ang gagawin, hindi mo hahabulin. Bibilhin mo ang lahat ng upgrade dahil hindi mo naman kayang bilhin lahat. Andyan ang iPhone, andyan din ang Samsung. Every year, it's normal yan na marketing strategy nila na dinadagdagan-dagdagan nila ng ano. Ngayon may 3 camera, sunod 4 camera. Ano bang kailangan mo? 5 camera? Isa lang naman mukha natin. So yan yung sinasabi ko na kailangan talagang mag-save ang OFW. Dahil kung once lahat, Kuya, empowered to save their money, Kuya, hindi yayaman yung lugar kung saan sila ang trabaho, Kuya. Kundi, mas marami pang mapadala sa Pilipinas sa kanilang pamilya. But sinabi mo nga kanina na kailangan din, may literacy program din ang pamilya niya paano na magiging wise sa paggastos ng pera. Dahil uuwi din ang OFW, Kuya, na mahirap sa Pilipinas. Dahil walang savings. Oh, kaya nga, ang mahirap niyan eh, success is relative. The more successful you are, the more relatives you will have. Pag wala kang pera, kawawa kang bata. Kung sa Bisaya pa, LKK, looy kayo ka. Kapag meron na, andyan silang lahat. Mabango ka. Pag wala na, wala ka na rin mahiraman. Wala ka na rin kamag-anak. Sorry ka. Meron akong, I'd like to propose, Jim, in your channel in Saudi Arabia, can we, one of these days, I'd like to deliver the 12 Habits live in your platform? Wow, sure, ang galing sure. Naman yan! Sure. Just let me know your free time.
Matitrending na naman yan sa 90,000 na follower mo, Kuya Jemar. Oo nga eh. Hindi, ngayon pala nagpapasalamat na tayo. No? Dahil, alam mo Kuya Rico, dahil sa Face PH, mas lalong tumindig yung paninindigan natin sa paniniwala natin. Oh. At sila rin ang kumbaga parang tumutulong sa atin upang makakilala tayo ng ibang tao na katulad mo. So nagpapasalamat tayo sa Face PH, sa People Alliance at kay Kuya King Bilmac na talagang yung sinasabi nila sa akin is tugma kami ng paniniwala. Kaya nga sabi ko, hindi ko na katawagin kung boss yan o kasi parang kapatid ko na yan eh. Kaya nga kuya na tawag ko dyan eh. Yan, ganyan po. At talagang nagpapasalamat ako dahil sa Face PH, mas lalong tumindi at naging malalim ang paninindigan ko. Kaya, salamat. Doon sa 90,000 ko, kasama ang Face PH. Ang Just let me know the exact time and date. By the way, bukas pala sa program ko na Rick in the Morning at 9, meron akong tatlong singer na guest from Saudi Arabia. Wow. Anong banda yan? Individual. They're singers. Estudyante ni Dr. Ronnie Molina. No? Yung mga singing champion niya dyan. Sige, natin yan. At sana one of these days talagang matuloy yung ating plano. We need collaboration. We need empowerment ng lahat. Yeah. Dahil kung once magkasama tayo, kasama si Kuya Rico, kasama si Kuya Jemar, kasama ang lahat ng mga may magandang puso na talagang nagmamahal sa bayan, sobra pa tayo sa C4 na bomba or tawag natin, sobra pa tayo sa atomic bomb na maitulong natin sa Pilipinas para gisingin ang ating gobyerno at gisingin ang mga puso ng mga OFW na medyo sa Bisaya pa nagduha-duha pa, hindi pa alam kung talagang tutulong or hindi. So we will train them how to help. Alam mo ang tawag niyan? Mga abangers. Nag-aabang. Yung wait and see attitude ba, no? Wait and see attitude. Kaya ang tawag ko diyan abangers. Kaya nga yung Reaction TV, Kuya Rico. Katulad din ng hangarin ng Face PH si Kuya King sa OFW helpline. Ito ay hindi, yung kinikita ng Reaction TV is dinadala natin sa pagtulong sa kapwa. Yan ang Kasi ang katwiran ko, Kuya Rico, ako ay may trabaho, kumikita ako sa trabaho ko. Ano ba naman yung ginagawa ko? Manonood ako ng YouTube? Manonood ako ng movie sa Facebook? Kikita ba ako dyan? Hindi. Ginawa kong tulay ang YouTube para yung kitain sa YouTube ay maitulong naman sa mga nangangailangan. Na marami tayong mai-inspire. Diba? So yun nga, kasi ang katwiran ko may trabaho ako eh. Kumikita ako, sumasahod ako. Basta yung sahod ko, huwag mababawasan. Dito sa ginagawa ko, aside, outside my personal work, gamitin ko sa pagtulong. Diba? So at least dun, magkakaroon tayo ng mga maraming mai-inspired na at least yung ibang mga kababayan natin na sumusuko na nagkakaroon pa, nabibigyan pa natin ng pag-asa na huwag tayong sumuko dahil may mga nagmamahal sa atin, handang tumulong. Dapat huwag talagang sumuko, no? Yun. Kasi imaginein mo ha, tayong mga Pinoy kasi, Jem, no? Masano tayong balat sibuyas, di ba? If we failed once, wala na, no? Wala na. Hesitation. I don't want to do it anymore. Kasi pumalpak na eh. No? Kasi nag-failed na. Kaya nga eh. Fail. F-A-I-L. First axis in learning. So, it's normal to fail. Tiyan mo ha. Si Colonel Sanders of KFC, he was rejected by 1,009 restaurant owners. Ha? Tayo, masaktan lang isang bisis, wala na. Chicken Soup for the Soul na author, Jack Canfield. He was rejected by 144 publishers. Yung author ng Kohan, yung famous na book natin na Harry Potter, no? Si J.K. Rowling, she was rejected by 12 major publishers. Michael Jordan missed more than 3,000 shots and lost almost 300 games. What made him successful? It's the spirit of not giving up, persistence, perseverance, no?
we need to realize that we are gifted, no? Binigyan tayo ng Panginoon ng dalawang mata, no? To see the unlimited potential in our surroundings. We are gifted with two arms to grab opportunities with a sense of urgency. We are gifted with two ears to listen to advices of successful people. Kaya ipakita natin, eh, yung iba nga, di ba? Stevie Wonder, bulag, bakit successful? No? Nick Vujicic, eh, no arms, no legs, bakit successful? No? Helen Keller, deaf and blind, pero bakit successful? I agree with that, Kuya Rico. So, siguro hindi na tayo magtagal dahil alam ko sumusobra na tayo sa oras. But ang pinakamaganda dito, kahit sumusobra tayo ng oras, ay maraming ma-learn ang lahat ng nakikinig. And I believe hindi lang ito ang programa na to, may mga susunod pa na mai-invite natin si Kuya Rico. Oh, si Jemar. Doon sa Korea, Jemar. Magla-live kami. 12 Habits. Okay. Kung available naman ako dyan, I can join and invite also my member sa OFW Helpline Global. So, sa panghuling tanong ko, Kuya Rico, also, kung mayroon pang huling pang tanong pa si Kuya Jemar, he can do it. And ito na rin po ang last message natin, last message ni Kuya Rico para sa ating tagapanood. So Kuya Rico, ano ang mensahe mo sa ating gobyerno sa Pilipinas, sa ating embassy, sa ating consulate, dahil sila kasi talaga ang nangunguna dapat sa pagtulong. Tayo dapat ang pangalawa lang, pero ang minsan ang nangyari, tayo ang nanguna. Hindi naman tayo taga-gobyerno. And one thing nga is that sila ang gobyerno, merong budget na binibigay sa kanila para sa ating mga OFW na nangangailangan. Hindi naman yan nila pera yan. Pera yan ng gobyerno na binibigay, binabalik sa mga OFW. Ang nangyayari, tayong mga civic organization, tayo pa ngayon ang magagastos ng personal natin na pera. So, kung if ever, lalabas ang pera ng gobyerno na para sa atin at lalabas din ang personal natin pera, mas lalong gagaan ang problema ng OFW. What is your wisdom on this? And how, ano ang challenge mo sa ating gobyerno, lalo na sa mga umuupo sa ating mga departamento na nakalink sa mga OFW or sa mga mahihirap na mga kababayan natin sa Pilipinas, lalo na sa DSWD? Yes, Kuya Rico. Una is... I'd like to address this issue not only focusing on the benefits that the OFW will get. Ako gusto ko yung lahat, the Filipinos in general. Iwasan na sana ng mga faction dyan sa government na magsisiraan kayo. Minsan kasi may mga politicians na they are taking advantage of this situation to create an issue of somebody. Dapat iwasan na natin yan, no? It's time for you to unite, move in one direction to address the need of the people of the Philippines, not just yung mga followers ninyo as a political party. You need to unite. Dito naman, with regards to the embassy and the Philippine consulate, we are just lucky because we have yung mga leaders na they are actually working together, they're trying their very best to provide help for the OFWs. Ang problema kasi niyan is merong mga constraint, halimbawa budgetary constraint na hindi agad ma-release from the Philippine government. So isa yun sa mga aspect. Pero I can see na yung makikita mo, si Ambassador Quintana, si Congen Paul Raymond Cortez, they are always on the go. They're always on the move to make sure that OFWs are well taken care of. Pero yun nga lang, no? There are factors beyond their call. Kaya maghihintay pa sila ng approval from the government, which is doon sa Pilipinas. Pero nakikita ko talaga na sila ay nagsusumikap to assist OFWs. Kasi ako, nagme-message talaga ako kay every time na merong mga nagpapadala sa akoan,
sa Tatak Pinoy na mga kailangan, pino-forward ko talaga kay Gonjen at saka kay Labat, and they're acting it quickly, no? Kaya yun lang nga na we should also understand that there are instances wherein it's some of the factors are beyond their control. Yun lang talaga ang dapat ko ring i-kuan sa mga OFWs na intindihin naman natin, but they are actually doing their best. Yes, salamat doon na Kuya Rico, no? So maya yun yung panghuling mensahe ni Kuya Rico. Kuya Jemar, may last ka ba na tanong? May gusto lang akong sabihin kay Kuya Rico. Ang masasabi ko lang Kuya Rico, congratulations sa iyo. Dahil para sa akin, panalo ka na. Panalo ka sa mga kapwa natin Pilipino. Congrats and good luck. Ako, isa lang ang masasabi ko, Jem. I'm doing this not to attract the attention or to gain an applause. I'm doing this for a cause, not to generate an applause. Yun lang talaga ang masasabi ko. Tama. Aanhin mo yung pera kung hindi ka naman makakatulong. Ang pera, root of evil yan eh. So, gawin na lang natin ang tama, makatulong sa kapwa habang tayo nabubuhay sa mundo. Diba? Yun eh, itinuro sa atin ang pagmamahal. Kung ano ang pagmamahal natin sa kapwa, sa ating sarili, ganun din ang pagmamahal natin sa ating kapwa. So, kung ayaw natin masugatan ng ating katawan, ayaw din natin masaktan ng ating kapwa. So, ganun lang yun. Napakasalamat. Salamat. Maraming salamat at see you on my personal own program na makasama. Let's do it. 12 Habits Live sa program ni Jemar. Yan. Don't you worry, Kuya. I will link you both and alam naman natin masaya ako dahil through sa ating programa nito sa Global Inang Bayan Bayani Award, meron na namang dalawang iconic person na dalawang country from Dubai and in Saudi Arabia magkasama ngayon para na naman makatulong ng maraming Pilipino. So, masaya ako dahil through dito sa programa ko, marami na naman, thousands na naman ng mga OFW ang maging masaya at makakatanggap ng mga gintong aral galing po kay Kabayan Rico Mundihar na tinatawag ko po nga ito yung isa sa kuya ko dito sa UAE. So, salamat sa iyo, Kuya Rico, and see you in the finals, Kuya, sa gaganapin nating Heroes National Heroes Day. Salamat sa iyo Kuya Jemar and also sa Reaction TV and Kuya Melvin Obnyala and of course sa makasamahan natin ang mga members ng People Alliance for Clean Election in the Philippines at mga membro ko sa OFW Helpline. Ito po inyong abang na lingkod si Kuya King Belimac nagsasabing be safe always and to God be the glory in our lives. Salamat and God bless you. See you. Bye-bye. See you again. Bye-bye. Bye-bye.